talk about arise mothers, arise mothers. But through, okay, ang title is mothers, but this is for everyone, I tell you. Arise, Deborah. Can you say that? Come on, 1, 2, 3, go. Arise, Deborahs. Judges 5:7. And this is our main text, sabi po dito, villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose. Until I arose a mother in Israel. This is our main text. May nangyayari sa Israel until I, Deborah, arose. And I arose not just as a prophetess, not just as a judge, but I arose as a mother. You know, alam nyo, na-realize ko that in order for us to literally fight against this dark world, no, the forces behind this dark world, I realize that in order for us to win souls, snatch them out from hell, and disciple them, we need to have a heart of a mother. Kahit po mga lalaki tayo, kailangan maintindihan natin, mapag-aralan natin, ano ang meron sa isang nanay in order for us to defeat the darkness, in order for us to win this generation, in order for us to be used mightily for His kingdom. Importante na maintindihan natin yung puso ng isang nanay. Sino rito yung pinag-uusapan yung nanay nila, hindi siya luluha? Hello? Hindi lahat ng nanay perpekto, pero yung totoong ina ay makakapagpabago ng buhay ng isang tao. And if we want to change, okay, the course of Manila, of this generation, kailangan makuha natin at least ang puso, determinasyon ng isang ina. Ibang klase po ang mga ina. You know, ako, saludo ko sa mga tatay. No, iba rin pag tatay ang pinag-uusapan. Pero, grabe po ang lakas ng mga nanay. Nanganak na siya. Hinati na, kung si Sariang ka, hinati na ang tiyan mo. Ang kung ano-ano. Pero, di ba? Pagkatapos siya pamanganak, or kung hindi man nahatiin, kung ano man siya ay normal, parang yung mga tatay pa yung pagod na pagod. Tama po ba? Sa kahihintay. Tapos yung nanay, pambihira, ilang hours na labor, pero grabe yung lakas niya para salubungin ang kanyang anak at alagaan. Ibang klase. At yung nanay lang, ako, mahal ko mga tatay. Sige nga, ano natin, top natin yung mga tatay. Love you. Hindi po nila kaya ang puyat. Yung nanay, 24 hours, I mean, 12 hours ang trabaho na, pero kaya po nilang mag-alaga pa ng another 12 hours habang humihilig po ang mga tatay. Okay lang yan, nagtatrabaho naman ang mga tatay. Tama po ba? Pero sabi ko, mga super, mga Wonder Woman ang mga ina. Hello? Ibang klase ang kayang gawin ng nanay. At may mga ilan na working moms pa. Ako po, hindi ko alam kung paano ko nagawa na I'm a full-time mom because I don't have a yaya. And kahit may yaya, I will still be a full-time mom. I'm a full-time mom plus a full-time spiritual mom. At madami pang mga hats na ginagawa. But di ko alam bakit sa awa ng Diyos may lakas ako na pambihira.
na parang kung ang iba baka mag-collapse na, ibang klase po ang powers ng mga nanay. Let me describe Deborah because may three descriptions about Deborah. When you say si Deborah, actually, tatlo po ang hats ni Deborah. First is she is a spiritual leader. Okay, si Deborah po ay isang prophetess. And she is God's voice to the nation. Sa Judges po, makikita natin, Judges po, okay, ay ang leader na tinalaga ng Panginoon. After ng Judges, ay mga hari na. Okay, so hindi sila mga hari, pero parang presidente ng bansa. Okay, dalawa lang po ang judge plus prophet. Okay, sa Judges, si Deborah at si Samuel. Okay, at si Deborah po, bukod siya ay judge, siya rin po ay voice ng Panginoon sa Israel. So, she was a spiritual leader. Bihan, sabi po sa text, okay, is siya rin ay domestic. Okay, siya rin ay may domestic role, which is she is a wife. Siya po ay wife. Hindi diniscuss kung siya po ay may anak, pero siya po ay may asawa. Taas ang kamay ng gusto mag-asawa. Ay, hindi. Jesus name. Okay? So si Deborah po, bukod siya ay spiritual leader, siya rin po ay may asawa. So hindi po, alam mo, kaya ba na mag-aasawa ako tapos spiritual leader din ako? Yes, si Deborah. Asawa plus a spiritual leader. At hindi lang yon, meron din si Deborah ang political office kung saan siya ay judge ng Israel. She has a professional role. As a matter of fact, okay, yung kanyang role ay highest rank in Israel. As a judge, siya po ay isang judge okay, ng buong Israel. Again, bakit judge? Because may period sa Israel na ang leaders ng bansa ay ruled by judges before they were ruled by kings na sapilitan din. Gusto namin ng hari. Kaya ang unang-unang hari po ay si Saul pero nagpalpak-palpak. Amen. Okay? So para tong hari okay, or reyna, no, para po itong presidente. Okay? And at the same time, siya rin ay prophet at siya rin ay may domestic role. Nakakatuwa po, no? Kung papaano na balance lahat yan ni Deborah. Okay? What I love about this woman is that meron siyang spiritual calling, meron siyang professional role, pero nababalance pa rin niya yung kanyang household well. At kaya ng babae yan. At gusto ng Panginoon, kayanin natin lahat yan. Taas na kamay ng gusto niyan. Son, magkakaasawa ka na, pero mababalance mo lahat. Hindi ko alam pa paano. Kasi yung iba, nung nag-asawa na, nawala na kay Lord. Hello? Yung iba, nung na-promote na, nagkaroon na ng professional role, ay napabayaan na yung kanyang mga, di ba, yung kanyang pamilya. Iba po si Deborah. Siya po ay spiritual leader, plus may bahay, pangatlo siya rin po ay may political role. So, ang galing po niya mag-balance at ganyan po ang powers na binigay sa kanya ng Panginoon. And I think, powers na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen. Pero sa lahat ng paborito niya, sabi niya, noong time na nasa crisis ang Israel, ako ay tumindig, hindi as a prophetess, ako ay tumindig, hindi as a judge, ako ay tumindig, hindi bilang housewife, ako ay tumindig bilang nanay ng Israel. Amen. Ibang klase po ang nanay. Naalala ko po may isang, this is a true story, a largest snake in America, they were on a quest to kill that snake, as in, malaki po yung snake. Isang araw natagpuan po nila yung snake dead. At sino pong pumatay, nakita nila, nalaman nila, katabi po nung patay na snake ay isang mama kitten na may kuting, mga kuting sa kanyang tabi.
and na-discovery nila na yung kuting ang nakapatay doon sa snake. Hindi natin alam kung paano napatay nung kuting yung snake, pero alam natin bakit niya pinatay. Dahil pinagtanggol niya ang kanyang mga anak. Ganyan po ang puso ng isang nanay. That's why sabi niya, pinakapaborito ko is this. Yung puso ng nanay ang ginamit ko para mabago ang Israel at maligtas ang Israel sa kamay ng mga Canaanites. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And si Deborah po, amen, ay naluklok sa office ng Panginoon kung saan nasa krisis po ang Israel. Yung kaban po, walang-wala, as in. Actually, Judges is a dark time of Israel. It's a dark time in Israel. So si Deborah po, he lead at a time of crisis. And ang Canaanites po were taking over Israel and they were what? Mistreating them. Actually po, resulta din naman ito, yung pagmamaltrato po ng Canaanites sa Israel ay resulta po ng kanilang rebellion sa Panginoon. If you would remember, ang Judges po, ang kwento niyan ay cycle of apostasy. Ano ibig sabihin ng cycle of apostasy? Makakita kayo na cycle na yung Israel, they will do evil things in the Lord and then God will send oppressors para parusahan sila. Tapos, sasabihin nila, Lord, hindi na namin kaya. Iiyak yung Israel, magsisend siya ng judge. Tapos, peace after. Peace. And then, cycle na naman, they will do evil things in the Lord. Tapos, magsisend ng oppressors si Lord. Tatawag na naman ng Israel, magre-repent, Lord, we want revival. Si Lord naman, okay, magsisend ng judge. After magsend ng judge, okay, may peace. Pero pag namatay yung judge, ikot na naman, they will do evil things in the Lord. And so alam natin na why Israel, okay, at this time ay minamaltrato ng mga Canaanites ay dahil resulta yan ng rebellion nila sa Panginoon. So she rises at a time of crisis. Ito yung kondisyon ng Israel. Pag-aralan lang natin na mabilis. Mabilis na mabilis lang. Nung siya po ay tinawag sa office. Okay? Verse 6. Sabi rito, chapter 6. Okay, 5. Okay, Judges 5, verse 6 to 7. In the days of Shamgar, son of Anat, in the days of Jael, the highways were abandoned. Travelers took to winding paths. Villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose, until I arose a mother in Israel. Unang-una, ang problema po is this. Isa sa mga problema is what? Highways were deserted. Ano ibig sabihin nun? Yung mga major highways po nila ay pinasara. Okay? Ano ibig sabihin po nun? Yung mga Canaanites, nakaabang doon, hindi sila pinapadaan, they were terrorizing the travelers. So, ibig sabihin, they have taken over the business routes. Okay? So, paano aasenso yung ekonomiya? May mga bully sa daan. At hindi pinapadaan. Okay? Yung, like, for example, ang pagpasok ng bigas. Okay, para maintindihan po natin, o kaya ang pagpasok ng mga burgers, ng milk tea. Okay, para maintindihan natin lahat, bully po ang mga Canaanites. Okay, amin ang daan. Now, I want to tell you, they have 900 chariots. Isang bagay na hindi kaya ng Israel. Kaya, yung Canaanites talagang binubully po sila. Dahil wala naman silang lakas at wala silang power at wala silang, alam mo, yung strong army. Hello, even they can't purchase commodities. Bakit? Hindi rin sila, dahil hindi sila makadaan sa highway. Eh. So imagine mo yon. It was a dark time. Hello? Yung villages po nila, okay, village life, sino rito yung, lalo na nung bata kayo, tuwing hapon, excited ka lumabas maglaro. Tama po ba? Diba? Tapos mga kapitbahay mo, kwentuhan na kayo dyan, o may katabing milk tea, punta kayo dyan, iinom kayo. Ito po, village life were ceased. Hindi makalaro ang mga bata. Hindi makalabas ang matatanda.
hindi makalabas lahat. Okay, bakit may mga bully, may mag-o-oppress? Walang buhay at all. It was a dark time. May kausap pa po ba ako? And number three, there was idolatry. Okay? Ibig sabihin, spiritual decay. Number three is spiritual decay. Amen. Grabe yung dark, alam mo yung darkness na nangyayari sa Israel. But ang pinaka source ng darkness is talagang hindi nila maramdaman ng Panginoon because of idolatry. Tasa kami na naranasan yan, hindi mo maramdaman ng Panginoon, hindi ka makahinga. Hello? Wala yung presensya ng Panginoon. Alam ko omnipresent si Lord, pero yung partikula, alam mo yung bansa na yun, wala si Lord! There was a spiritual decay. At dahil itong mga tao na to, they chose new gods than Yahweh. Amen. And dahil actually sa spiritual decay nila, kaya naman, ito na nga, sabi ko nga kanina, the Canaanites were mistreating them. And alam nyo po ba, ito lang po yung storya sa Judges kung saan yung mga kalaban galing mismo sa kanila. Because the Lord instructed them to purge everything that is alive. Pero may mga ilan na hindi nila pinatay. Siyempre, dumami yun. And then, sabi nila, sandali lang ha. Siyempre, mga nagkaisip, may mga baby na lumaki na, na nagkaisip. At sabi nila, sandali lang. Let's drive them out. Hello? At yun na, nagsama-sama sila. And yung head nila, na si Sisera, mukhang hinire nila sa labas to be their commander. Hello? Hello? At talagang walang power po ang Israel over them. And four, there were war in the gates. According po sa story, may, alam mo yun, may alitan, hindi in the field, ha, in the gate. Ano ibig sabihin nito? There were conflicts. May conflict, alam mo, pwede tayong atakihin sa labas, pero yung mas nakakapanghina sa atin, yung atake sa loob eh. Yung atake sa loob ng pamilya eh. May kaaway tayo na mas malaki, okay, pero sa totoo lang, mas malaking kaaway natin is yung nag-aaway-aaway tayo sa loob ng ating tahanan. When you say gates, gates is ibig sabihin, mismo sa loob ng Israel, mismo sa loob ng tahanan. And they were, fighting against each other. Hello? Sisihada. Ikaw kasi. Away. Hello? Talagang hindi magkasundo ang pamilya, hindi magkasundo ang Israel. Paano nyo tatalunin yung kalaban niya eh, kung kayo pa lang ay hindi na magkaisa, nag-aaway-aaway. Yun ang mas malaking kalaban. At yun ang mas masakit. Hindi ka maka-move forward. Bakit? Kasi may humihila sa'yo dahil tayo, kaya sila ay nag-aaway-aaway. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag na tayo mag-aaway-aaway. Malaki yung kalaban natin, tapos ay nag-aaway-aaway. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa atin, magpatawad, mag-adjust, ano pa, magbago na rin tayo. Pero hindi natin ginagawa, antigas ang puso natin. Amen. Hindi tayo makakalaban kung tayo magkakalaban. Hello? At isa lamang yan, tatlo lamang yan. Amen, ilan ba yung nabanggit ko? Apat lamang yan sa pinagdadaanan ng Israel ng tinawag si Deborah. And sabi niya, I arose as a mother in Israel. Grabe po ang pinagdadaanan natin. Rise up, Deborah! Sa sitwasyon po na ito, nakita natin na hindi lang tinignan ni Deborah yung sitwasyon at hinintay, okay, na ma-assign siya doon, na-assign siya, pero sinabi niya, I arose, ako mismo, tumayo, tumintig! At hindi bilang prophetess, hindi bilang judge, pero as a mother.
Deborah had an awareness of the situation. When you say awareness, hindi lang binulong sa'yo, pinag-aralan mo. Talagang inalam mo kung ano yung nangyayari, kung ano yung sitwasyon, and she had the initiative to do something. Hindi siya tinulak kay na mamamayan, sige na mag-lead ka na. Hindi siya pinilit, pero siya mismo tumayo dahil nakita niya yung nangyayari sa bansa. Ang sabi niya, Lord, sige ako, I will arise. And she was determined to do something. That's why ang prayer ko po ngayon is this. May the Lord God touch Deborah's of today, na in the midst of conflicts, that in the midst of darkness, that in the midst of chaos, may tatayo sa mga campuses at sasabing hindi pwede to. Nako, ewan ko, walang kausap. Na may tatayo sa pamilya niya at sasabing hindi pwede tong nangyayari sa pamilya ko. May tatayo sa community niya at sasabing hindi pwede yung nangyayaring ito. May tatayo sa simbahan at sasabihin ang daming kulang, hindi pwede ito. I will rise up. I will volunteer. Lord, use me. I just pray that the spirit of motherhood will arise. Don't get me, ano ba? Huwag na natin muna tignan yung gender. Pero tignan nyo yung commitment ng mga nanay nyo. Tignan nyo yung puso ng mga nanay nyo. Tignan nyo yung willingness ng mga nanay nyo. Tignan nyo yung sacrifices ng mga nanay ninyo. Lord, I pray for that spirit to come upon me. Help me to arise. May problema sa bahay ang mga Deborahs po, hindi lang uupo, but they will arise. May problema sa church ang mga Deborahs po, hindi lang uupo, but they will arise. May problema sa bansa, hindi lang uupo ang mga Deborahs. They will arise sa school, sa office. Hindi lang sila uupo or mas magiging pabigat pa o pasaway. They will not sit, but they will arise. Of course, inassign siya ni Lord, but ang sabi ng Bible, she arose, I arose. Iba kasi yung ganito, may Moses eh, tinatawag kita, Lord, ba't ako? Si Gideon, tinatawag kita, ako Lord? I'm the weakest. Iba yung mga Deborah eh. Sabay sila ni Lord eh. Ina-assign kita, tapos, Lord, ako gusto mo, sabay. Mas matindi yung power nun. Yung iba kasi kailangan mo pang i-assign. Yung iba kasi kailangan mo pang pilitin. Yung iba kasi ditulak. Alam niyo bakit until now hindi kayo napopromote? Ditulak eh. Yung boss mo, naghihintay na, alam mo yun, tinitignan ka, alam na ba niyo ito yung trabaho niya? Pero wala, ditulak eh. Dapat alam mo na. Inassign ka ng boss mo, pero ikaw sumasabay din na, okay, thank you po na inassign niyo po ako, pero alam mo kahit hindi, I will arise. Sabay! Wala akong kausap. Arise! Hindi siya kinaladkad. Hindi siya pinilit ni Lord. Hindi siya nagturo, Lord, iba na lang. Ay, ibang klase si Deborah. Lord, siya na lang, siya na lang, siya na lang. Kasi ano'y nanay ako eh. Uy, ako na, prophet na nga ako eh. No! Hello? Tapos, sinamahan pa nung spirito ng pag-iing. Alam nyo, ang determinasyon po ng nanay at ang puso ng nanay, hindi mo mapapantayan. Lagot ka sa isang nanay na determinado. Nothing is impossible with that mother. At yung strength nila is unbelievable. Ako kinakabahan ako, uy, mag-rest ka rin, baka mahimatay ka, mamatay ka, pero hindi talaga namamatay. Kaya nila yung postpartum. Kaya nila, dadaan sila doon yung tulungan din natin. Tama po ba? Pag nanganak, tulungan natin. Kailangan ng assistant. Pero alam niyo po, ako nung nanganak po, hindi ako makatayo. Maniwala po kayo sa akin. Nakikita ko yung baby ko. Sabi ng asawa ko, maliligo lang ako ha.
Hindi ako makatayo ng anak ako. Gusto kong gumalaw. Gusto kong alagaan yung anak ko. Alam niyo, ginawa ko. Tumayo ako. I tell you. So, umiiyak ako, Lord, I cannot move. Ang hirap pali nito. Tumayo ako unti-unti to do something for my baby. Hanggang sa makita ko yung sarili ko, nakatayo ako muli. Pero hindi ko hinintay na makatayo ako, pinilit kong tumayo. Hello? Walang imposible sa mga nanay. A mother will sacrifice because of his overflowing love. Ang tingin mabuti sa akin, ay, aso Deborah's pala ay para sa mga nanay lang. You know, being a mother is not about age. Because hindi po natin alam kung may anak si Deborah o wala. Kasi it was not written. 2 chapters lang binanggit si Deborah. 2 chapters lang, 4 and 5. Chapters 4 and 5 ng Judges. Hindi na bakit kung siya ay may baby. It was not mentioned. Kung meron siyang anak, di niya nakitang mother lang siya ng mga anak niya. Pero nakita niya, nanay din ako ng buong Israel. Hello? At kung wala siyang anak, hindi yun ang pumigil sa kanya para hindi maging nanay. Kasi pwedeng single ka, wala kang anak, pero nagpakananay ka. Hello? Tatay ka, pwede ba rin ako maging nanay? Bahala ka na. Yes, pwede. Hello? Deborah led the dying nation to victory as a mother. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi ba too late tong topic na to? Sandali lang po. Hindi po ako nakahabol last Sunday, pero hindi ko to i-preach because this is not just for Mother's Day. We need the spirit of motherhood in this church, in the campuses, especially in U-Belt, in Manila, in this nation. So ano pong ginawa ni Deborah as a mother? Taas sa kamay na excited. Because this church will be launched. You know, revival is not just for you. It's for everybody. And the Lord wants us to spread what God is doing inside of us. Kailangan, sabi nga, kailangan ay mag-overflow po ito sa iba. Ano pong ginawa ni Deborah as a mother? Amen? Taas ang kamay na nandito pa. Appearin mo yung katabi mo. Appear. Uy, nandito ka pa. Uy, buhay ka pa. Thank you, Jesus. Taas ang kamay ng kayo ay nage-enjoy, natututo. Amen. Sino po naiinitan o pinapalamig ka ni Lord? Anghel po yan, hinihipang ka na. Grabe, nakakilabot, no? Yes, andito si Lord. Thank you, Jesus. Ano ginawa ni Deborah? Kaya nabit-bit niya ang role ng mother niya. Alam ko nanay talaga siya o hindi. Pero naging nanay siya sa Israel. First is this. Oh, Deborah, the only woman na judge. Ay, nga pala ha. Si Lord knows no gender. Babae, lalaki, tatawagin niya yan to lead. Hello? And makikita po natin dito ang example ng isang babae na ginamit na malupit ng Panginoon. First is this, he settled disputes. Ang ginawa po ni Deborah is this. Ano ginagawa ng isang tao na may spirito ng isang, alam mo yon, ng isang nanay? First is this, settle disputes. In chapter 4, verse 5, sabi dito, she held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. So ang ginawa po ni Deborah, unang-una, okay, para maayos po kay ang gulo sa Israel is that she settled matters between people. Ang Israel po ay may malaking kalaban.
Pero nakita ni Deborah na may mas malaking kalaban sila. At ano yung mas malaking kalaban? Yung disunity nila at mga disputes nila na hindi na-settle. You know, if we cannot end disputes, we cannot fight against the enemy. At alam po yan ni Deborah. Ang dali lang, kailangan ayusin muna natin yung mga pagkakagulo sa loob ng ating bansa kasi may malaki tayong kalaban. So, ang ginawa po niya, inayos niya yung mga away-away, bawat pamilya, amen, or tribes, inayos po niya yan. Amen. Amen. Alam mo, sinasabi nila, no, na ang mga babae daw ay parang ang glue na, alam mo yon, tawag dito, mothers are the glue that hold that hold the family together, right? Hello? Diba, pag nandiyan na si nanay, yung mga anak dapat mag, oy, ayusin ninyo ha, party ko, magbati na. Diba? Gusto ko masaya lang sa party ko. O Sunday na naman, ha? Masa na kayo? Kailangan masaya lang tayo. Diba? Glue si nanay eh. Karamihan. Mostly. Hello? Ang mga nanay po is this. Okay? Ay nagsisettle ng disputes. Hindi sila nagkikreate ng disputes, but they end it. Hello? Life group leaders, taas ang kamay, coaches, ministry heads, amen, mga Christians, may mga Kristiyano ba rito? Ay talaga, Kristiyano ba kayo? Hindi halata ah. We are called to be Deborahs of our family. We are called to be Deborahs in our community. Hindi tayo nagkikreate ng away, inaayos natin yung away. Hello? Dapat tayo yung glue. Kaya nagbubuklod-buklod yung pamilya natin, tayo yon mga Deborahs. Tayo yung glue na kaya nagbubuklod-buklod yung life group, yung church natin. Hindi tayo yung dahilan ng pagwatak-watak. Tayo yung dahilan kaya nagguglo lahat. Hello? Ayusin natin yung puso natin. Na totoo lang ha, ito ha. Ang dami mga babae, even mga lalaki, my gosh, known tayo as mga chismosa. Uy, alam mo ba, hindi ka magiging Deborah. Chismosa ka eh. Ang layo mo kay Deborah. Hindi gawain ng mga Deborahs yan. Kaya nga si Paul, pinatahimik na yung mga babae. Hindi niya sinasabi, lahat ng mga babae kailangan tumahimik. Yung mga babae at that time, kailangan tumahimik kasi hindi sila nagiging Deborah. Nagiging chismosa sila. Alam mo, sa totoo, kaya kapag wala tayong magawa sa buhay, pag wala tayong purpose, we will end up chismis. Kaya yung mga chismosa, harapin niyo sandali lang. Ano bang mga pinagagawa niyo sa buhay? Wala kayong magawa, no? Wala kayong ibang ginawa, kundi pag-usapan, di ba yung buhay ng may buhay. That's unbecoming of a Deborah. Ang mga world changers, they won't spend their time sa chismis. Chismis, that's not my thing. Settling matters is my thing. Ah, may chismis ka. Ay, may reklamo ka. Huwag mo sabihin sa akin yan, sabihin mo sa pastor natin yan. Huwag mo sabihin sa akin yan, sabihin mo sa coach natin yan. Huwag mo sabihin sa akin yan, sabihin mo yan dun sa tao. Okay, kaya mo siyang ikwento sa akin? Amen. Sa harapan niya, kaya mo rin ba ikwento yung mga ayaw mo sa kanya? Hindi. O di, huwag mo na sabihin sa akin. Ano ba magagawa ko? Wala. Deborah ako. Hello? Ay, grabe. Alam mo ba, si Jason, parang may iba na. Si Moira ba yun? Kapatid, tigil na yan. That's unbecoming of a Deborah. Pero ano ba, si Moira ba yun? Ay, mali. Sorry, Lord. Ang mga Deborahs din po ay hindi backfighters. Kasi ganito, may meeting, hindi ka magsasuggest. Pagtapos ng meeting, doon ka magbabackfight. You are unbecoming of a Deborah.
Sabihin mo lahat, mag-recite ka doon, magtaas ka ng kamay, may tanong ako. Meron akong suggestion. Lahat ibuhos mo sa meeting. Hindi yung nagsasuggest ka sa likod nung meeting. Nung tapos na yung meeting. Hello? We don't backfight. That's unbecoming of a mother. Ang isang nanay po never ichichismis ang kanyang anak. Instead, iko-cover niya ang kanyang anak. Lalo sa panahon na nakakahiya yung anak niya. And we are called to cover one another. Hello? What's your name? Ha? Halika. Ang tawa kayo ng tawa dyan. Amen. Ano name mo? Ay, ang ganda, Sweden. Ang gandang ipangalan niya sa anak ko, ah. Pero wag muna, ang hirap. Okay. Si Sweden, alam niyo po, ang church, bakit hindi? Taas na kami na gusto lumago church natin. Alam mo, papasok ang tao sa isang lugar na safe sila. Kasi hindi na sila sa safe sa social media, hindi na sila safe saan? Sa labas. Si Sweden, pag may mali, hindi po natin ine-expose. Ang ginagawa po natin, hindi tinotolerate, pero kinocover. Uy, sumama ka rito. Kalimutan natin. Ang ating life group leader, kinocover. Yes, oo, may. Yes, 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 yes. Hindi siya perfect. Sabihin ko sa kanya, para maayos. Pero hindi ko siya i-expose. Yung anak po ni Noah, nung siya'y hubad-hubad, amen, in-expose. Halika rito, tinan mo, hubad yung tatay natin, no? Yung blessing po, hindi napunta sa kanya. Bakit in-expose yung tatay niya sa panahon na dapat i-cover niya yung tatay niya? Kapatid, cover your pastors. Cover your leaders. Cover one another. If you will not cover, I wanna tell you, yung blessing, yung dapat blessing sa'yo, sorry. Mauudlot or hindi mo na matatanggap. Covering is not tolerating. Hello? Hello? Aayusin natin, we will settle matters, but it is not exposing. Kasi kung pwede naman pag-usapan, kung humble naman, ba't mo pa i-expose sa social media, kapatid? Hello? And sa social media po, hindi po tayo humihinga doon, kay Lord tayo humihinga. Palakpakan po natin si Sweden and the troops. Hindi po tayo humihinga sa social media, humihinga po tayo sa ating mga banyo. Doon po tayo naglalabas. Hindi tayo naglalabas sa social media. Hello? Sa kayo nakakita naglabas, amen, sa labas ng banyo, that's kadiri. Hello? Hello? Ang mga Deborahs po, look at this, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. Yung death and life is in the power of the tongue. Taas kami na gusto mag-release ng life. Yes, my weakness, but andito ako to feel it kasi may strength ako na hindi mo strength. I-feel natin, pero ayusin natin, okay? Pwede ba nating ayusin? Okay, ayusin natin. Okay, ha? Huwag mo na ulitin. Okay, okay, okay. But I declare that you will be a great leader. Hello? I declare that you will be a great father. Yung mga tatay po, hindi uubra ang tututututututut. Tama po ba? Pag tinalakan mo ng tinalakan, tinalakan yan, hindi po magbabago yan. Pero kung gusto mo magbago, taas ang kamay na gusto magbago ang kanyang katabi, hindi po sa talak. Huwag niyo pong daanin sa talak. Ikaw, kasi ganito ka, ganyan ka. Speak life. Amen. Especially, for example, kung nakikita mo na sandali lang talagang pasaway, i-declare mo, alam mo, masunurin ka by faith. Malapit na, parating na. Ayan ang espiritu, bababa na. In Jesus' name, sasaluhin mo na lang. Hello, alam mo, ikaw ang pinakagwapo, masipag. Ay, talaga masipag ako. Parang hindi naman. Speak life. Hello?
we are life bringers. Bring people together. At yan po ang ginawa ni Deborah. Palapakan po natin ang Panginoon. Alam nyo, hindi perfect ang Manila, but I want you to see that, you know, I want you to appreciate this church and see the strengths than the weaknesses. You will be grateful and thankful. Ako minsan talaga, masama ang loob ko sa inyo, lalo pang hindi kayong umingiti. Ang hirap mag-presyon, nakatunga nga lang kayo, ang hirap. Kaya minsan parang gusto ko itong batuhin ng, talaga minsan yung mga nakasimangot. But hindi, I am a blessed pastor to have these people. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya minsan yung mga online, pagpasensya yung mga cameraman, pero tinan nyo naman, no, talagang, oh, nakatayo sila, ayan. Hirap na hirap, pawis na pawis, pagod na pagod, gutom na gutom. Mag-i-improve, pero tignan po natin na grabe, we're blessed to have them. Amen. At huwag kayong mag-alala, mag-aasawa na po yung mga yan. Shout out that, thou Karen Medrano, I love you, chup chup, mwa mwa. Number two, Deborah's inspire God's people. Okay, in chapter 5, verse 2, when the princes in Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. So ito po ay, o nga pala ha, poet din. Worshipper din po si Deborah, nakakagawa po siya ng mga kanta. At ito po ang intro ng kanyang nagawang kanta nung sila po ay pinanalo ng Panginoon against the Canaanites. And do you know that si Deborah po, she inspired people to give willingly their lives to God. In-inspire niya ang buong Israel. Woo! Hello? Sa panahon po natin ngayon, ang kailangan po, inspiration. Hello? Hello? We are about to perspire. Let's inspire. At ang mga Deborahs po ay nag-i-inspire. Ang mothers po, true mothers, create an atmosphere of love, of appreciation, and service. At yung mga tao po at that time ay nagkaroon ng puso to work for the Lord. At alam niyo po ba, hindi niyo kailangan maging judge o leader para mang-inspire ng tao. Hindi niyo po kailangan na magkaroon ng posisyon to inspire. Lahat po tayo ay pwede mang-inspire. At ang mga Deborahs po will inspire. Amen. Sa simpleng tapik, after nito, yung mga kumakanta, tapikin nyo, pas, galing, tindi. Hello, yung mga nagbubuhat dito, talagang lumalabas na ang kanilang mga kulang nalang bituka. Amen. Abutan nyo ng tubig, tulungan po natin, we are called to inspire. And si Deborah po, ang ginawa po niya is this, in-inspire niya ang mga tao to work for the Lord. Amen? Of course, it's a privilege to work for the Lord. Pribilehyo po ito, pero kailangan po ng mga tao ay inspiration to work for the Lord. As a Deborah, are you bringing inspiration? Kaya po may mga inspirational talk eh. May mga magagaling po na inspirational speakers na pagtapos ng kanilang preaching, talaga na motivate ka eh. Hindi natin kailangan maging preacher para mag-motivate. Pero sana sa buhay natin, lumalakas yung pastor, lumalakas yung leaders, lumalakas ang isa't isa. Hello? Sa loob ng pamilya, do you inspire? Yung mga anak mo, do you inspire them? Yung mga asawa po ninyo, do you inspire them? Sa life group, kahit po yung leader, nai-inspire ba? We need to be an inspiration. Number three, Deborah's motivate new leaders. Amen. Chapter 4, verse 6, she sent for Barak, son of Abinoam, from Kedesh in Naphtali, and said to him, okay, the Lord, the God of Israel, commands you, go. Take with you 10,000 men
of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor, I will leave Sisera, the commander of the Jabin's army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands. Ano pong ginawa niya? Yung isa pong timid na military leader ay in-inspire po niya. And she calls for Barak. At ano pong ginawa niya kay Barak? Sobrang reluctant po nitong mamang ito. Alam niyo po, taas ang kamay ng mga lalaki. Alam niyo, minsan makinig kayo sa mga Deborahs ng buhay niyo. Kasi minsan tayo, ay, babae yan, hindi ako makikinig dyan. Makinig po tayo. Reluctant po itong mama ito. At ayaw po niya maging involved. May kausap pa po ba ako rito? And siya po ay takot. But may plano ang Panginoon sa kanya. So sabi sa kanya ni Deborah, ganito ha. Grabe. Sabi ni Deborah, ikaw, Barak, ako ay propeta. Tinatawag ka ng Panginoon. I-lead mo na 10,000 ng troops natin. Lead them to battle. Ibibigay sa'yo ng Panginoon. Amen ang mga Canaanites. Deploy them because God said, ipapanalo ka niya. Alam mo po, itong Deborah, hindi po insecure. Amen. Hindi po ito, sabi mo nga, hindi ako insecure. You know, ang mga nanay po, mga Deborahs, hindi po takot to launch people. Tasa kami na gusto maging Deborah. Takot ka ba? Ay, nagda-drums ako. Hindi, dapat ako lang ang magaling. Hindi, ako yung judge. Dapat ako eh, magli-lead ng army. Hindi, sabi niya, Barak, tinatawag ka ng Panginoon. Ibibigay sa'yo, sa kamay mo, yung mga kalaban natin. He spoke prophetic destinies. Okay? Okay? Saan? Sa kanyang army. Ang mga Deborahs po, they bring out potential in people and believe in them. At hindi nila hahayaan na mamatay yung potential. Amen? Ang gagawin po nila yung potential inside, ang gagawin po nila, hayaan nilang lumabas yun. Hanggang sa makita nila ang mga barracks to be launched for His glory. Tingin mabuti sa akin, kahit hindi ka nabida, taas sa kamay ng gusto niya na kahit hindi ka nabida, pero mag-raise up ka ng mga tao na gagamitin ng Panginoon for His glory. Ang mga Deborahs po ay hindi takot to raise leaders. As a matter of fact, their greatest joy is to see people, especially young people, to rise up. At hindi sila threatened, but they are excited. Why? Because para sa Deborahs, it's not about them. And mothers are like that. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa life groups po natin, hindi lang po tayo magaling, we will launch people. Amen. Ito po. Amen. We will make disciples, we will launch people, we will tap people. Why? Because yan po, amen, ang isa sa napakagandang trait ng isang Deborah. Amen. Number four, and the last, is that they get involved. Hindi sila manguutos, ikaw, kaya mo yan. Sasama sila. 4 verse 8, ganito, tingin mabuti sa akin. Si Barak, sabi niya, dahil reluctant, dahil takot, actually, pasaway talaga si Barak. So sabi niya, sige, kung sasama ka, sasama ako. Kung sasama ka, edi, sige, lalaban ako. Pero kung hindi, wag na lang. So hindi natin alam, mukhang kailangan niya ng partnership, kailangan niya ng motivation from Deborah, I don't know. Amen. Sabi ni Deborah, sige, I will go with you. Pero dahil takot ka at hindi ka sumusunod sa Panginoon, amen, takot, reluctant ka, para kang, alam mo yon, may konting hesitation, may napakalaki ng hesitation, hindi lang palang konti. Amen. You lack faith, kailangan mo pa ako,
para lumaban, then hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon, okay, yung pag-deliver kay si Sarah. Okay? Si Sarah is the leader. Sabi niya, hindi mo papatayin si Sarah. Sayang trophy mo sana yon. Ibibigay ng Panginoon sa isang babae din, which is si Jael. Ang nangyari po, yung si Sarah po, dahil wala na, talaga natatalo na yung army, okay, sa leadership ni Barak at ni Deborah, okay, dahil sa leadership, talagang grabe, ang tumakas po si Sarah, and then pumunta po sa camp, okay, sa camp ng kakampi rin nila, pero ibang lahi, and then naabutan siya ni Jael. May kausap pa po ba ako rito? Huwag po kayo madistract sa worship team. Okay. Thank you, Jesus. Alright. So, sinalubong sila ni Jael. Niya si Jael, sabi niya. Akala niya kakampi niya si Jael, yung asawa ng isang Canaanite. So, sabi niya, bigyan mo naman ako ng tubig. And so, binigyan siya ng milk. Pinagpahinga siya. Akala niya kakampi niya, doon pinatay ng babae, si Sarah. And so, pinuntahan niya si Barak. Sabi niya, ito ba yung hinahanap niyo? At nakita nila patay na yung pinaka-head ng kanilang kalaban. Sayang, dapat kay Barak. Pero, yung babae po ang nakapatay. I mean, di ba, Mother's Day naman. Okay, so, dalawang babae po dito ay talagang, tinataas ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hello. Pero, nevertheless, sinamahan pa rin ni Deborah si Barak. Army General, Madam President, Madam Judge, I know you believe in me, but I need you. So may takot pa rin. Kaya please, maniwala na kayo. Pag sinabi na ni Lord, huwag na kayong mangamba pa. Pag sinabi ni Lord, ipapanalo mo, go. Na parang David, laban. Tama po ba? Kasi sayang eh, ipapanalo mo na sana, tapos yung award na sa'yo, pero ibinigay pa sa iba. But anyway, ipanalo pa rin, pero sayang, yung award binigay sa iba. Hello? At babae po, ang nakapatay dun sa army leader, and God gave victory. But si Deborah po was willing to be with Barak and the troops. And because of, you know, her leadership, they were able to win the battle. Ako po nagpipray for a generation of Deborahs. Please don't join people who complain. Please, hey, please don't join people who backfight. Please rise up and say, may problema. Andito ako, Lord. Gamitin mo ako. At hindi ko hahayaan na yung domestic role ko, ano man ang role ko, I'm wearing so many roles. No. Sa spirit ng Panginoon, kaya po natin mag-multitask, magaling na nanay, magaling na tatay, magaling na asawa, but at the same time, magaling na spiritual leader. Amen. At sa inyong mga profession, kayo po ay nagtatrive. Taas ang kamay ng gusto niyan. Hello? Be a nation changer. Be a church inspirer. Do not be a church destroyer. Be a church inspirer. Be a youth inspirer. Yung mga youth, huwag niyong tignan na parang ano ba ito, papayat-payat. Hindi naliligo. No. Inspire the youth. Kaya nyo yan. Gagamitin kayo ng Panginoon. You are next in line. Halika, sumama kayo sa amin. We will, you know, battle together. O sige, ikaw mauna. Gusto ng Panginoon. Ikaw mag-lead. Sige, andito ako sa likod mo. Hindi kita iiwan. Basta lumabang ka. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Kaya ko ba? Oo, kaya mo yan. Sipain mo. Hello? Si Pastora Shobe, grabe, kinasal. Last week ba? Pambihira. Naalala ko nung siya ay bata. Kaya mo yan. Kasama ko siya sa camp. Sama ko siya sa camp. Magpipreach ako. Mag-aasi siya sa akin. Masasabihin ko sa kanya, oh, yan ang script. Magpipreach ka rin.
Hindi ko kaya, ate. Mag-preach ka. Hindi ko kaya. Pag-aralan mo, natatawagin kita, mag-preach ka. Tinan mo ngayon, napakagaling na preacher. Eh, yung mga kapatid ko, pag nag-altar call, nagtatago pa sila, ipapasok sa akin yung mic. Sabihin, altar call, ikaw na rito. Pupunta ako ng CR. Tago ako sa CR. Eh, di mapipilitan sila mag-altar call mag-isa. Kaya mo yan. Eh, ngayon, mas magagaling pa sa akin mag-altar call. Hindi pa nga nag-altar call, yung mga tao umiiyak na. Hello? Youth Inspire. Be a new warrior inspirer. Believe in them. Push them. Be with them. Amen. Why? Because, alam mo, it's not just about you. Alam mo, kahit wala na yung mukha mo sa poster, it doesn't matter. Hindi tayo people pleaser, God pleaser tayo. Gusto natin magpatuloy yung kaharian ng Diyos hanggang sa mamatay tayo. We will pass it on to the next generation and the next generation and the next generation. Let us inspire them. Hindi yung tayo on fire, tas yung mga anak natin wala na, nagwala na, hindi po tayo successful. Dapat mas on fire sila, dapat mas matindi sila, dapat mas magaling sila, dapat mas malalim sila. Let's pass it on. Hello? And let's inspire the new warriors. May mga new friends tayo, inspire them. You know, you will win not just 10 battles, but you will win thousands of battles. You are a warrior. Ang dami mong mga battles sa pamilya, ang dami mong mga battles sa trabaho, sa finances, lahat dyan, patutumbahin mo yung mga higante kasi kaya mo yan. Hindi yung nag-testify yung mga new warriors, wala na, na-discourage ka na rin. Ay, oo nga, no, dami problema, no? Sige na nga. Diba? Ma-depress na lang tayo. Hindi, eh, hindi. Depress lahat. Hey, ano ba kayo? Ibig sabihin, answered prayer kayo. Diba gusto nyo tumapang? O, di may problema. Diba gusto nyo lumaban? O, ayan, may problema. Laban! Ipapanalo mo yan. Diba gusto mo na milagro? O, ayan na. Magmimilagro ang Panginoon. Ba't ka nadidepress? Rise up! You're a new warrior. Ipapanalo mo ang laban ng marriage mo. Ipapanalo mo ang laban ng mga anak mo. Ipapanalo mo yan. Hindi yung madali tayo manak out. Laban! Hello? Hindi tayo yung nadadala natin sila. Hindi tayo yung natangay na, oo nga. Hindi, ano ka ba? Tayo! Kaya mo yan! You are a warrior. Problema lang yan. Kawalan lang yan. Wala kang pera. At least wala mangungutang sa'yo. Wala kang pera. At least wala kang gagastusin. Kapag madami kayo, kaya tayong pera, ano mong problema tayo, paano natin gagastusin? Tama po ba? Eh, at least wala tayong gagastusin. Tama po ba? Kaya mo yan! Huwag kang matitiklop sa problema. You are a warrior. Hello? Pag nag-gym po tayo, nagpapalaki tayo ng katawan. Hindi po tayo nakaupo, nakatutok tayo sa electric pa, nagpapakasarap. Hindi po lalaki ang katawan natin dyan. Kailangan may hirap. Diba, Pastor Jepoy? Amen. Hindi lalaki ang ating spiritual capacity kung hindi tayo dumadaan sa mga pagsubok. Barak, 10,000 na army natin, dalin mo, ipapanalo tayo. Totoo ba? Sumama ka. Ano ba naman yan? Ba't ka takot? You are a warrior. Ipapanalo ni Lord yung laban. Ganun ba? Sumama ka pa rin. Alam mo, dahil reluctant ka, sayang, mananalo ka, pero hindi ikaw yung papatay sa leader, sayang. Pero sige, sasama ko sa'yo. Kaya mo yan. Kaya natin to. We will win the battle.
900 chariots versus tayo, wala tayong pera, wala tayong mechanism, wala. Pero the battle is the Lord's. Sabi sa Bible, some trust in chariots and in horses, but we trust in the name of our Lord. Inspire them. Come on, pinakamalakas sa palakpak. You are a Deborah. And you know what? After ni Deborah 40 years, there was peace. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Sagutin mo, and also with you. There was peace. Grabe. Thank you, Jesus. Tatayo po tayong lahat. Amen. I want you to go in front, please. Let's be here in the presence of the Lord. Mauna po mga life group mentors, please. Come here, come here. Let's go in front. Lahat ng ministry heads, part ng ministry. Sige po, come, come, come. Let's go. Don't hesitate. Thank you, Jesus. Let's go in front. Sige po. Come on, come on, come on. Everyone, everyone. Come on, step forward. Step forward. Lahat na nasa likod. Step forward. We're gonna pray. Don't hesitate. Yung mga nandito sa harap, mag-aasawa yan. Sure yan. Ayan, mag-aasawa. Roselyn, ang bilis ah. Okay, ayoko, ayoko. Mag-aasawa yan. Ah, sa harap pa, sabi niya. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Life group leaders, bring your team. Bring your team with you. Amen. Thank you, Jesus. And there's no prison wall you can break through. No mountain you can move. All things are possible. And there's no broken body you can raise. No soul that you can save. No things are possible. And there's no prison wall you can break through. No mountain you can move. All things are possible. And there's no broken body you can raise. No soul that you can save. No things are possible. And there's no prison wall you can break through. No mountain you can move. All things are possible. And there's no broken body you can't raise. No soul that you can save. All things are possible. In the darkest night, you can light up, and you can light up. God of revival, let hope arise. That is overcome. You've already won. And you've already won, God of revival. Villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose. Until I arose, a mother in Israel. Your family needs you. Wala nang iba. Walang ibang gagamitin. Your campus needs you. I tell you, walang iba. Sinong gagamitin dyan? Wala, 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 wala. This church
church needs you. Your community needs you. This nation needs you. Grabe ang spiritual forces. Grabe ang ginagawa ng demonyo. But that will end if you will rise up with a spirit of a mother. Ang mga nanay, kahit mahirap, hindi susuko yan. Ang mga nanay, hindi sila perfecto, pero they are determined and they are willing to sacrifice because of the overflowing love they have for their child. And they will do everything, as in everything. Walang pera, makakagawa ng paraan niya. Walang resources, makakagawa ng paraan niya. Remember your mother right now. Especially if your mother is a real mother, huh? Father, I want that spirit, God. I want that spirit. Kasi ang bilis kong sumuko. Kasi ang bilis ko na lang magtapon ng tao. Kasi wala akong pasensya. Or selfish ako. Pero tulungan mo ako magmahal na parang isang ina. At yan ang kailangan natin sa mga life groups natin. Yan ang kailangan natin sa simbahan natin. Yan ang kailangan ng lugar kung saan tayo inassign ng Panginoon to minister. And right now, the Spirit of God is here. And I believe that kayang ibigay ng Panginoon yan, that you will live in this place, not just motivated, not just inspired, but you know that God has something. That God has put you something, and that is the spirit of a mother. That is the spirit, like Deborah. Sabay, hindi lang pinilit, hindi lang tinawag, pero sabi niya, tumayo siya. Dahil alam niya kung hindi siya, then sino? He was willing, he was motivated, and he became a mother to Israel. And right now, ask the Lord for that kind of spirit. Holy Spirit, I want that right now. Lord, refresh me. Lord, empower me. Lord, transform me. Lord, change my heart. Change my heart, Father God. Ora ba chi karabahande, come on. Ora ba chi, open your mouth and ask the Lord. Yarabahande karabashi karabahande. Revive me, Lord. Naghahanap ka hindi namang barracks na kailangan pilitin. Naghahanap ka ng mga Deborahs, Lord God, who will not just sit but will rise up and do something beyond, larger than themselves. Oh, Rabash, we are not just created to make a living. We are created to bring life to people, to rescue people out of hell and bring them to eternal damnation. We are called by God to save our families from the attacks of the enemy. Save our families from addiction. Save our families from the exploitation of the enemy. Save our families from poverty. Save our families from pornography or depression or dispute or unforgiveness. Ora bashi karabahande, tulungan mo kami to rise up sa community namin. Help us to rise up, to inspire, Lord God, to motivate, to raise leaders, to launch people, to fight with them. Oh, thank you, Jesus. Ask the Lord right now. God of
revival. Yes, Lord. In the darkest night, you can light it up. Rise up, rise up, rise up. You can light it up. Rise up. Oh, God of revival. New heart, new heart, new heart. Let hope for life. Gagamitin ka ni Lord. It is overcome. And you've already won. Oh, God of revival. In the darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh, God of revival. Let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh, God. Light it up, yes, you can light it up. Oh, God of revival, let hope arise. Rise up, arise, death is overcome. Arise, arise, you arise, already won. Phoebe, arise, oh, arise, God arise. Ora bashikara wangamde, arise. Oh, arise, oh, Lord. Come awaken your people. Arise. Come awaken your see. Arise, arise, arise. God of revival, pour it out, pour it out. Arise, arise. Every stronghold will crumble. You will be a mother, a mother. Receive. Oh, God of revival, pour it out. Arise, arise, arise. Arise, come awaken your people. Arise. Arise! Oh, God of revival, pour it out, pour arise, it out. Arise, 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 arise. Every stronghold arise, arise. You will rise up, you will stand up. Ikaw upon tatayo ka. Oh, God of revival, ka. You will be a leader, a great leader. Pour it out, Jesus. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains you to ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Whoa, whoa, oh yeah, won't you pour it out, oh. Pour out your spirit, Lord. La, la, la. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out. Come on, see it if you believe it. Come awaken. Come awaken your people. Come on. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out. Pour it out. For every stronghold. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Malaki yung responsibility sa loob ng tahanan. May ilan sa inyo, wala pa kayong sariling pamilya, but you will get there. But hindi lang mahihinto doon, but you will be effective like Deborah. You will be an effective wife, an effective husband, an effective mother. Hindi ka lang magaling sa labas. Magiging magaling ka sa loob. You will champion your family. But your calling will be more than that.
Because you as a couple, you and your family will be a spiritual leader. Yes. And at the same time, the Lord will elevate you professionally. San ka magdadali ng Panginoon? Yes. Kaya ba? Oo. Walang maiiwan sa tatlo. Walang maiiwan sa tatlo like Deborah. You will serve the Lord. You will be a great tent maker. And the Lord will bless you. And you will be a great father, mother, wife, and husband. Receive that in Jesus' name. Lord, yung mga nahihirapan, i-balance ang lahat. I can sense the Lord is just giving you a different perspective right now. And the Lord is taking away that burden right now. The gift of a balanced life. The gift of, you know, a multitasker. Ora ba shikara ba? Wala kang iiwan. Oh, come on, ask the Lord right now. Ora ba? Come on, speak in tongues. Come on, speak in tongues. It's just a matter of perspective. Raba shikara ba hamde? Come on, defeat natin yan. Ora ba shikara ba hamde? Oh, come on. Raba ba shikara ba hamde? Shara ba raba raba hamde? Oh, young professionals, businessmen, women, rise up. The Lord will bless you. The Lord will promote you. Oh, and He will give you supernatural strength. The Lord will give you the ability. The Lord will, you know, katulad ng anointing ni Deborah, oh, you will do mighty things saan ka man inassign ng Panginoon. Come on, receive that right now. But you will also be a great spiritual leader. You will be a disciple maker. You will be a soul winner. You will lead people back to His purpose and plan. Habang pinagyayaman ka ng Panginoon, pinalalalim ka rin niya spiritually. At ang buhay mo, hindi lang mako-confine sa business mo, sa office mo, but you will inspire many lives for His glory. Come on, receive that right now. Come on, receive that right now. Come on, receive that right now. Come on, receive by faith, blessing. Is a divine thing. It's not a human thing. It's a divine thing. The Lord is blessing you right now. Come on, receive. Come on, be like a child. Receive. Oh. Lord, alisin mo yung hirap sa trabaho. Alisin mo yung burden sa trabaho. Tulungan mo sila, Panginoon, na araw-araw nagtatrabaho sila, inspired sila, hindi sila naghihirap, hindi mahirap, madali, hayaan mo maging madali yung trabaho dahil ang banal na Espiritu Santo ay nasa kanila and they will be a blessing to their bosses. At saan man sila inassigned, they will be a blessing. Oh! Yes, Lord! Come on, come on! Soak in His presence. Sabi, huwag ka daw malasing. Sa alak malasing ka sa banal na Espiritu Santo. Ba't ka umuwi na hindi encouraged? Pinipigilan mo ang galaw ng Espiritu Santo. Dapat lumalabas ka sa church na lasing ka sa presensya niya. Oh. Come on, claim. Come awaken your people. Come awaken your city. Lahat ng mga nasa abroad, receive it right now. Receive. Rain, 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 rain. Every stronghold will crumble. I hear
chains hit the ground. Oh God of revival. Alam mo, sinasabi ni Lord, alam mo kung hindi ka masaya, kung hirap ka sa trabaho na yan, umalis ka na lang dyan. Because I want you to enjoy life and work. And right now, in Jesus' name, you will enjoy. Come on, receive it. Oh, mahirap pero mag-e-enjoy ka at tutulungan ka ng banal na Espiritu Santo. Come on, receive that. Come on, receive that in Jesus' name. Oh, raise your hands, young professionals. Rabashikarabahamde, the Lord is anointing you right now. Like Deborah, receive His anointing. Receive His ability, talent, creativity coming from heaven, wisdom coming from heaven. At hindi lang yung favor and grace be upon you. Mga taong nagtatrabaho rito or abroad, wisdom, grace, favor be upon you in Jesus' name. Lastly, rabarabashikaraba, hindi mahuhuli ang pamilya. Oh, galing, magaling ka sa spiritual work, professional work, pero cha-championin mo rin ang pamilya. Thank you, Jesus. Oh, tulungan mo kami championin ang pagnananay. Tulungan mo kami championin ang pagtatatay. Tulungan mo kami championin ang pagiging asawa, pagiging homemaker, Lord. Di madali. Tulungan mo kami. Nagsasnap kami. Minsan sumusuko kami. Minsan naiinis kami. Minsan nagagalit kami. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, to rise up as a Deborah to our families. And we will champion it, Lord. Come on, right now. Oh, rabashi ka na mahami. Oh, Lord. Oh, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We need anointing, Lord. We need moms, dads, ask for God's anointing. Because you are raising the next generation. You have an important work to do. Ah, yes, Lord. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. And our God reigns. And our God reigns forever. Lord, nire-rebuke namin ang adultery. Oh, in Jesus' name. Lahat, Panginoon, nang sumisira sa marriage, sirain mo ngayon in Jesus' name. Ayaw mong masira ang marriage. Kung anong pinagpuklod ng Panginoon ay hindi itong masis. Hindi. Ang sisira nito, sisirain mo in Jesus' name. Rebuke it right now. Rebuke it right now. In Jesus' name. Oh! Addiction, pornography, ano man ang sumisira in Jesus' name. In Jesus' name. Katamaran, whatever that is, we rebuke it. We rebuke it. We rebuke it. Come on, rebuke right now. Instead, we speak life. We speak love. We speak patience. Oh, we speak reconciliation. We speak, Lord God, miracle. Miracle, Lord God. Miracle, oh, miracle working God. Gumalaw ka sa marriages ng simbahan na ito sa pangalan ni Jesus. Oh, sige po, matatapos na tayo. Come on, warfare, warfare, warfare. Sabayan niyo ako mag-pray. Lalalarabarabashikaraba. Huwag matulog. Oh, rabashikaraba, hande. Yes, Lord. Oh, reign in our marriages. Reign in our families. Reign, Lord God, in our kids, children. Reign in them, Lord God. Show yourself to them. Encounter
honor them, Lord God. Raise them up, Lord. Use them for your glory. Double portion of anointing. Amen. Actually, hindi lang double, mas matindi, mas magaling, yes, mas Lord. Malupit. Oh, oh, pray for our kids. Pray for your kids. Pray for your children. Raise another Pastor Jeboy. Raise another Coach Irene. So, mas matindi, mas malupit. Rabashikarabahande. Maglilingkod ang mga youth. Maglilingkod ang mga bata. Maglilingkod sila, Lord. Ito yung taon na mag-rise up sila. Ito yung taon na maglilingkod sila. Deborahs, believe in them. Raise them. Ministries, raise them. Invite them. Tag them. Involve them. Train them. Disciple them. Hindi puro kayo lang. Oh, how selfish you are. You are a Deborah. Believe in them. Ipagsiksikan mo sila sa Panginoon. Pag may mga altar call service, dalhin sila sa altar. I-push silang maglingkod. Maniwala sa kanila. I-involve sila. Maging masaya na makita sila magsiserve kay Lord. Oh, rain, rain, rain in the next generation. Come on, close your eyes. Come on, pray with me. Come on, agree with me. Oh, your kingdom reigns. God reigns forever. Your kingdom reigns. Huwag limitehan ang mga bata. Kung akala mo hindi pa nila naiintindihan, akala mo lang yun, mas matalino sila sa'yo. Isama mo sila. And please lang, makita nila sa inyo na hindi nyo kinakatamad ang simbahan, kinakatamaran ng simbahan. Hindi nyo kinakatamaran ng training. Hindi nyo kinakatamaran ang pagsuserve. Because makikita nila yan. Wala ka pang asawa? Kailangan mag-desisyon ka, maglilingkod ako kasi kung sino ako, ano ako, yun ang maipapasa ko. Wala ka pa mga anak, then serve the Lord because if they will see you serve the Lord, then they will serve the Lord. Tag them to church. Oh, thank you, Jesus. Hold your hearts, Father. Change our hearts. Help us to love. To not be a chismosa, a backfighter, to speak death, but help us to speak life. Help us to inspire. We will not kill with our words, but we will inspire. We will be the one who will glue our family, who will glue the ministries, the life groups, our church together. We will not destroy the church, but we will bring the people together. We will catalyze unity. Thank you, Jesus. At titigil na kaming lumaban sa isa't isa, mag-away-away because may mas malaking kaaway. Na naniniwala kaming matatalo namin and we will live in peace in Jesus' name. Oh, thank you, Jesus. Help us to inspire and
give us compassion. Kahit isang tao lang, tulungan mo kaming humanap ng taong babaguhin, paniniwalaan, ilo-launch, tutulakin to greatness. Gusto namin magamit. Hindi lang kami uupo sa church. Like Deborah, we will rise up and defeat the darkness that is hovering in our nation. And Life Giver Manila, Life Giver Churches, ay gagamitin mo na malupit sa bansang ito and even sa buong mundo. Come on, palapakan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Heart that rains. Habang kumakanta, yakapin mo asawa mo, mga anak mo, boyfriend, girlfriend, maghawakan na lang o mag-apiran. Thank you, Jesus. Magkaka-life group, magyakapan. Go to your ates, kuyas. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Yes, you know. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Babae. Come on, lang ang kakanta. Rise up, women! In our God reigns. Come on, women, rise up! Our God reigns forever. Oh, you are a warrior. Come on, one more time! One more time! Come on, women, women! Our God reigns. Our God reigns forever. Mga lalaki naman, huwag na kumantay. Mga babae, mga lalaki naman, rise up! Rise up! Hey! Our God reigns. And our God reigns forever. Your kingdom reigns. Accept Jesus, or matagal ka nang umaattend pero ngayon finally tatanggap ka na, tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Naintindihan mo, hindi ito relihiyon, ito ay relasyon sa Diyos na namatay si Jesus para sa iyo. Diyos naging tao. Oh, to die for your sins, at walang ibang daan para ikaw ay maligtas, mabago ang buhay kundi si Jesus lamang. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa effort mo o mga ginagawa mo sa Panginoon, kasi hindi yun aalis
umaabot sa langit. Si Jesus lamang, pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, sundan mo ako sa panalangin. Wala nakatingin sa iyo, pero ikaw. Kasi hindi naman to show eh. Napakikinggan ka ng langit at sabi, kapag may totoong tumanggap, isa lang ang langit ay nagbubunyi. Tanggapin mo si Jesus, sundan mo ako sa panalangin. Panalangin ko, pero panalangin mo rin. Sundan mo ako, sabi mo, Jesus, finally, tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking buhay dahil simula ngayon, magiging disipulo mo ako. Salamat. Simula ngayon, kikilalanin kita at paglilingkuran. Salamat sa bagong pamilya na binibigay mo sa akin para tulungan ako lumago sa'yo. Tinatanggap kita at sila. At dadalhin din ang aking pamilya na makakilala rin sila sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen! Amen!